totoo yung kasabihan na huwag natin bilangin yung sisiw kung hindi pa lumalabas sa itlog. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa aking munting lungga. So, ito yung ating hatcher room. Hiwalay kasi yung ating setter room. And hiwalay din yung para sa hatcher. So, ngayong araw guys, ay ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung iha-harvest natin ng mga sisiw at kung paano tayo mag-harvest. So, kung excited na kayo na makita yung nangyayari sa loob ng ating hatcher room, guys, mag-harvest na tayo. Kailangan guys, pag mag-harvest tayo, nakapokus tayo kasi hindi tayo pwede magkamali. At minomonitor talaga yung mga bloodline nito, mga sisiw na ito. Kaya itong trabaho nito, hindi ko pinapatrabaho sa iba. Ako talaga yung nagtatrabaho ng ganito kasi mahirap. Ang dami at saka makikita ninyo na healthy, wala kayong makikita mga sticky feeders or meron tayong makikita mga abnormal, hindi yan maiiwasan pero tolerable lang na percentage, hindi katulad ng iba na kailangan pa daw tulungan para ma-save yung sisiw. Hindi po siya maganda yung setting ng incubator pag ganun po yung gagawin pa natin. Yung healthy po na sisiw is kusang lumalabas nang hindi tinutulungan. So yan sila guys, kailangan na natin i-harvest. Medyo matagal tayo dito na stage. Kasi nga, nakalock yan siya guys para hindi talaga siya mag-mix yung mga breeds nila. So, ayan oh, may mga hindi napipisa pero tingnan nyo yung ano niya, yung deform na itlog. So, may tendency na makasurvive sila pero mostly talaga yung mga nagiging mortality natin is mga deform na mga itlog. So, di natin alam kung ano yung kondisyon ng kanilang mga parents kaya meron talagang ganyan. Pero, konti lang na percentage yung lalabas. Hindi yung halos lahat magkakaganyan. Diba? Maganda yung ating sisiw. Ayan guys. Ayan. Hindi siya pwedeng madaliin guys kasi nakalock yan siya. Saka kung bubuksan natin agad lahat, maaaring tumakbo na yan sila. At saka maghalo-halo na. Kailangan ko makita yun. At kung lalagay. Kailangan nakaready na yung mga sisidyan natin. Kaya hindi pwede na hindi naka-line up kasi mahihirapan tayo pag ganito napalak siya. Kailangan unahin muna kung ano yung nasa harapan. So nakikita ninyo guys, yun yung ating harvest. Natin ito. Tingnan nyo guys. Oh. Yung mga ganito, hindi na siya dapat tinutulungan.
Kasi pag tinulungan natin yan, mga disabled din naman yung laman niya. So, ibig sabihin, pag hindi sila nakalabas ng kusa, eh, mahinang sisiw. Yung nagturo pa sa amin na malaking farm, na sabi niya pag sa itlog niya nangyari yung ganito, huwag na daw babalatan, huwag na daw tutulungan kasi daw matatalo din daw po yan pag isabong niya. Kaya hindi tayo tumutulong sa mga ganito. So, sana tayo. Kailangan natin yung ano number to? Nalagyan ng tape. Ayan guys, oh, mayroon talagang mga ganyan. Ayan. Ganda ng mga sisiyo. Hindi naman all the time is peak season. Tao nga eh. Pag anak ng anak, di ba? Humihina rin yung mattress. So, ayan guys. Dami-dami natin na-transfer dito. Yan lang yung pinakita ko ang ano siya, may dito. So, kuhakin ulit tayo ng isang tray para harvest natin. So, ayan, hamit na yun. So, matikip dahil marami yung harvest nila. So, pagay sa kanila ba ito, guys? Right? Ayan. So, ito pa. Marami talaga silang sisiw, guys. Sobrang ganda ng ano nila. Yan. Diba? Ang gaganda. So, wala kang makikita dyan na ano, disabled red seed. Wala. So, tapusin na natin to, guys. Kasi, gutom na rin ako. Hindi pa ako nakapananghalian anong oras na to. Saka, 2 a.m. na ako dito natapos nag-harvest ako nung mga nauna. Kailangan kasi matansya mo din yung mga sisiyo dito para hindi rin mamatay sa dehydration. Healthy nga. Pinapisa. Healthy yung breeder. Tapos healthy yung papisa. Natulog ka naman. Di wala. Nasunog. Wala ka ding maha-harvest. Kaya ganun. Ganun ang hatchery life, guys. Masyadong mahirap, pero kung masaya ka naman sa ginagawa mo, parang laro-laro na lang to. Ang beto. Ang gaganda. So guys, 12 days na ito eh. Yung suggested nga dapat ano lang, hindi tayo lalagpas ng ano, yung pinaka-ideal talaga is 1 week lang yung pinakamatagal, pero kasi gusto nila marami, so alam na nila yung consequences nun na may ano talaga. Dapat may allowance ka talaga sa mortality kung gusto mong patagalin yung pag-stock ng iyong mga itlog. Yung trabaho na bawal po magkamali. Ayaw po nang nagkakamali dito kasi hindi pwedeng i-reason natin na ay nakalimutan ko, nakatulog ako. Hindi pwede dito, guys. Pag ganitong trabaho, kailangan tama lahat. Kaya kung may mali, dapat talaga may award. Diba? So, ayan guys. Oh. Yung isa nating cartoon na kala natin okay na is masikip pa rin. Kaya kailangan na naman natin palitan yan guys. So malalaki kasi yung mga sisyon nila.
sobrang healthy. So, ayan guys. Tapos na tayo dito sa pag-harvest. Kailangan na nating bilangin to. And kailangan na nating i-forward sa may-ari na sige na nilang ma-pick up yung kanilang mga sisiw. So, ito na guys yung ating na-harvest na mga sisiw. Nakikita ninyo, sobrang gaganda nila guys. So, ayan. So, hindi nyo nakita na mayroon tayong binalatan dahil wala masyadong nakikitang reject chicks pag namomonitor talaga natin at maganda yung pag-operate ng ating incubator. So, lahat ng incubator natin dito guys ay homemade manual incubator. So, manual talaga siya. Hindi siya nagtuturn mag-isa. Binabaliktad natin siya 3 times a day, every 6 a.m., 2 p.m., at saka 8 p.m. ng gabi. Ayan na nga guys, tapos na tayong mag-harvest ng mga sisiw. Sana ay may natutunan kayo sa ginawa nating video ngayon and detect na natin yung may-ari nito. And then, pupunta na naman tayo doon sa ating mga eggs na bagong dating dahil kailangan na rin natin silang isa lang mamaya sa ating incubator. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, sana ay mag-subscribe po kayo. Mag-like, comment, at i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Malaking tulong po sa akin kung panunurin po ninyo ang ating mga videos. So, punta po tayo dun sa receiving at titingnan natin yung mga itlog na dumating kanina. Nakikita ninyo guys, itong mga itlog na ito ay mga bagong dating sila. So, after natin na mabilang yung mga sisiw ay itong itlog na naman yung ating aasikasuhin para ma-load natin agad sa ating mga incubator. So, yung mga na-receive natin na mga itlog today ay hindi na natin pwedeng ipagpabukas. Kailangan may pasok sila sa incubator agad-agad para hindi ma-delay yung kanilang hatching. So, ngayon guys, sana ay nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayong araw and see you again sa susunod natin mga videos.